Hello mga ka-farmers! Welcome back sa aking YouTube channel on a Backyard Farm. So, andito tayo ngayon mga ka-farmers sa aming babuyan dahil pinuntahan natin yung limang biiko na 4 fattening sana mga ka-farmers. At ngayon ay nagtatais sila basta yung dumi nila mga ka-farmers. Kaya subukan nating lunasan sa ating masasabi kong herbal remedy mga ka-farmers. Nagsimula itong basta ang kanilang dumi mga ka-farmers kaninang umaga. Kaso yung pwedeng makapag-inject ng antibiotic ay yung asawa ko lang po, pero meron siyang trabaho ngayon. So subukan ko muna siya ng herbal remedies. Hindi rin kasi mabuti mga ka-farmers na palagi tayong nag-inject ng antibiotic sa ating mga baboy dahil makakasama po yan sa kanila at kinakain po natin ang karne nila mga ka-farmers. So that's why maabsorb din ng ating katawan ang antibiotic na ibinibigay natin sa ating mga baboy mga ka-farmers. Kaya as much as possible, hahanap muna tayo ng mga herbal remedies kung paano matugunan ang mga problema natin sa pagbababoy. So ngayon, yung problema ko mga ka-farmers ay yung basa yung dumi nila or meron sa kanila na nagtatae. So susubukan ko siya sa aking sikreto mga ka-farmers at makikita nyo po yan ngayon. Andito na tayo mga ka-farmers at ito yung mga biik ko na 4 fattening mga ka-farmers. Bali, 5 sila pero bansot yung isa. Hindi pa kasi namin napurga. So, ayan sila mga ka-farmers. So, ito yung bansot. Ayan. Bansot siya. Hindi pa kasi namin sila napurga. Mga Sunday, mapupurga namin. Masyadong busy pa kasi this week, mga ka-farmers. So, yan. Basa yung dumi. Meron sa kanila na basa yung dumi, mga ka-farmers. Ayan sila mga ka-farmers. Kumakain sila ng uling. Kinakain ko sila ng uling mga ka-farmers bilang herbal remedy para sa kanilang pagtatae. Ayan, ang lakas sila kumain ng uling mga ka-farmers. So, simpleng uling mga ka-farmers, ito lang po yung ibigay natin sa ating mga biik. Uling to sa kahoy mga ka-farmers. Ito. So, simple lang po natin yung binibigay sa ating mga biik at kakainin po nila yan. Maganda po ito para sa kanilang tiyan mga ka-farmers, para sa mga biik na bagong hiwalay. Itong mga biik ko, mga ka-farmers, bagong hiwalay pa po ito, then nagtatai sila. So, binigyan natin ang uling mga ka-farmers at ang lakas nilang kumain ng uling. Actually, ang uling mga ka-farmers, maraming benefits po yan sa ating mga baboy. Isa na po dyan ang matugunan ang pagtatai ng ating mga bagong walay na biik mga ka-farmers. So, tingnan nyo mga ka-farmers, oh. Simpleng uling lang yan, pero kinakain yan nila. Maganda ang uling para sa kanilang tiyan mga ka-farmers. Pakakainin ko lang sila ng uling hanggang mawala yung pagtatai nila mga ka-farmers. Mga tomorrow or malayo na siguro yung sa susunod pa na araw, ma-okay na yung pagtatai nila mga ka-farmers. So, yan. Ang lakas nila kumain ng uling mga ka-farmers. So, yan. Simpleng uling lang yan mga ka-farmers, pero ang daming benefits niyan sa ating mga baboy.
Hindi kasi mabuti mga ka-farmers na kada pagtatain ng mga biit natin, nagbibigay agad tayo ng antibiotic. So, kapag meron pang chance na malunasan natin ang mga herbal remedies, mas mabuti po yon dahil yung baboy po, kinakain natin yan. So, may tendency din na yung chemicals na ini-inject natin sa kanila ay mapupunta sa tao. So, one of the reasons mga ka-farmers na nakakasama po yung karne ng baboy sa katawan ng tao. Yan, anim sila mga ka-farmers kasi merong isa dyan na gagawin nating inahin. Pero yung lima, for fattening natin yan, merong bansot. Pero ma-okay lang siya kung mapupurga na natin at ma-vitamins. Kaya hindi ako natatakot mga ka-farmers na mag-alaga ng mga bansot na biik dahil alam ko, magiging okay yan after ilang weeks, lalo na kapag napupurga at na-vitamins. So, kapag pinapakain natin ng uling mga ka-farmers, yan, nag-aagawan sila. Yung pagkain nila mga ka-farmers, yung pre-starter feeds, kaunti lang po yung ibigay natin sa kanila mga ka-farmers. Mga every 2 hours, magbibigay po tayo ng pakaunti-kaunti para sa kanila. Huwag po nating pasubrahan yung pagkain nila mga ka-farmers dahil yan po ang isa sa mga rason na magtatai sila. Itong sa akin mga ka-farmers, hindi ko lang alam kasi pakaunti-kaunti lang naman yung pagkain na binigay ko sa kanila. Then, these days kasi mga ka-farmers, palaging nag-uulan dito. So, isa din sa rason na magtatai yung mga biik natin mga ka-farmers ay kung maginaw ang panahon. So, hindi po talaga yan maiwasan mga ka-farmers. Kaya, dapat ready po tayo palagi at dapat meron tayong mga alam na mga herbal remedies kung paano natin maagapan ang kanilang kaunting pagtatae. Actually, hindi naman lahat sa kanila mga ka-farmers ang nagtatae. So, maybe meron lang isa or dalawa kasi kaunti lang naman yung dumi rito na ano, nabasa. Binigyan natin sila ngayon mga ka-farmers ng kaunting pre-starter seeds. So, ayan. Ang takaw-takaw kasi nila mga ka-farmers, kaya minsan hindi rin maiiwasan na masubrahan yung pagkain nila. Kasi palagi talaga silang nag-aagawan, ang lakas nilang kumain. So, ngayon, it's 2 p.m. mga ka-farmers. Papakainin ko na naman sila ng kaunti mamayang 4 p.m. Then 6 p.m. So, every 2 hours, binibigyan ko sila ng kaunting pagkain. Actually, mga ka-farmers, at this age, dapat pakaunti-kaunti lang talaga yung pagkain natin na ibigay. Then, hindi rin pwede na mag-feed tayo ng 3 times a day. Dapat, ano, in a day, mga ka-farmers, mga makailang beses tayo na makapagbigay sa kanila ng pagkain. Then, habang merong nagtatae sa kanila, mga ka-farmers, bibigyan po natin palagi yan ng uling. So, yan lang muna yung ibigay nating pagkain sa kanila. Then, mamayang 4 p.m. na naman. So, mga ka-farmers, kung kayo ay may the same problem sa akin tulad ng nagtataing biik, mga ka-farmers, na bagong hiwalay pa lang, subukan nyo pong bigyan muna ng uling, mga ka-farmers, kapag hindi pa naman ganyan ka-worst yung pagtatain nila, mga ka-farmers, pwede nyo po muna yung bigyan ng uling hanggang sa mawala yung pagtatain nila. Hindi naman po nakakasama sa baboy ang uling, mga ka-farmers. Ni-research po natin yan. Pero palagi na kaming gumagamit ng uling, mga ka-farmers, and so far, okay naman po yung resulta namin sa uling. Actually, hindi lang po namin ito ginagamit sa ano lang sa mga biik. Ginagamit din namin ito sa mga palakihing baboy.
gagawa po tayo ng ano niyan mga ka-farmers vlog kung paano po namin ito ginagamit para sa aming mga palakihing baboy at sa mga inahing baboy. So for now, ito kasi yung nakita kong problema na pwede nating mai-apply ang uling mga ka-farmers. So pwede niyo pong subukan na bigyan ng uling ang inyong mga baboy if ever meron kayong the same problem na nagtatai ang inyong mga bagong walay o mga bagong biling biik mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers, nauubos na nila ang kanilang pagkain. Then ngayon, bibigyan na naman sila natin ng kaunting tubig. Meron ko. Lilinisin po muna natin ang mga ka-farmers. Actually, mga 4 p.m. mga ka-farmers, merong maglilinis ng kulungan namin, si John Fred at si Papa. Si John Fred, siya yung tumutulong ni Papa dito sa baguyan. Pero itong pinafattening ko mga ka-farmers, ako personally yung nagbibigay ng pagkain sa kanila. Dahil maliliit pa sila. So, yan. So, ayan mga ka-farmers, nilagyan natin ng kaunting tubig. Naghihingi pa sila, so meaning kulang pa yung kinakain nila mga ka-farmers. Mamaya na naman. Ayan mga ka-farmers, so naghihingi pa sila, so kulang pa yung kinakain nila. So, kahit nagtatae sila mga ka-farmers, masigla naman sila. Hindi naman sila nananamlay. So, wala tayong problema niyan kahit nabasa yung dumi nila at hindi sila nananamlay at hindi sila nanghina mga ka-farmers. Wala po yung problema. So, as long as masigla sila mga ka-farmers, okay lang po yan. So, bigyan lang po natin ng uling from time to time hanggang mawala yung pagtatai nila. So, yan lamang po ang ma-share ko for today's video mga ka-farmers. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload.